besides all the healthy competition, besides all the collaborations, I think this will push Philippine entertainment to higher levels, because you're gonna have two quote-unquote rival companies collaborating and pushing one another to do their very best. Well, sa series po, isa lang naman siya. Depende lang. Sa diary po, Abby po yung pangalan ko kasi hindi ako nagpapakilala dun sa diary. So yung diary po, yun yung main pinanggagalingan nung buong series po. So yung napulot niya yung diary ko, na-inlove siya sa diary ko, and hindi niya alam na yung kinainisan niya pala na babae sa school eh ako. So ganun po siya. If you're gonna compare it to Love Is caught in his arms. Siguro po mas mature lang po yung sa amin ng onti ni Maggie. Pero parehas pong magandang shows. And yeah, masaya po kami kasi this is our very first project together. Except po sa I Left My Heart in Sorsogon. So excited po kami na mapanood nila. Kasi sobrang pinaghirapan po namin to. And when it comes to dynamics naman, there's a push and pull also, kasi may mga confusion, may distractions, and all that jazz. Same question with Mavi. Yes, yung preparations po namin. Besides mga workshops, of course, kami kasi ni Kailin, we're very close already. So, the things sa preparations siguro, not so much. Yung sa chemistry, whatever, kasi hindi namin kailangan ng icebreaker whatsoever. Pero, just based on the show, again, just compared to the first Love Is series, this is a lot more mature, definitely, dahil lahat ng generations may iba't ibang klaseng problema pagdating sa romance or relationships. So, dun yung makikita na this is just not a Gen Z show. Pwede din Gen X, Y, Z. Lahat ng generations pwede. And millennials pwede. Yes, definitely. Co-Gen Z's pwede. And it's really gonna be something different na dahil nga the dynamic is surrounding sa isang diary lang. Lahat ng tao mako-confuse or madadala sa mga sa story or sa mga notes na tinake down ni Angelica or Abby yung sa diary. So very interesting story, and I can't wait for you guys to watch it. Nakaka-excite po siya, actually. And sabi nga po ni Kuya Mikael, marami nangyari yung pandemic. For example, there are some crews na walang work ng pandemic. At least now po, nagkaroon na po sila ng chance to go back to work. And katulad nga rin po sinabi ni Ate Megan, parang copy-paste lang. Nakaka-excite po talaga siya kasi hindi naman po namin na-expect na makakatrabaho po namin sila. So sana po in the future. Pero for now, congratulations sa lahat ng mga kapuso and kapamilya. Mahirap paging last, ha? Copy-paste, and to add, I guess this will do good for the art of acting. Besides all the healthy competition, besides all the collaborations, I think this will push Philippine entertainment to higher levels, because you're gonna have two quote-unquote rival companies collaborating and pushing one another to do their very best, bring out their creativity, their art, whether that's directing, acting, writing, or lighting, lahat na yun. It will really push Philippine entertainment, and that's what I'm excited about. Yeah.